pasusi ng kaharian ng langit. Sinabi ni Jesus, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Tulad ng nangyari kay Eliakim sa unang pagbasa, nabinigyan ng Diyos ng mga susi sa bahay ni David. Gayun din ang ginawa ni Jesus kay San Pedro. Ang pagbibigay ng susi sa isang tao ay nangangahulugan binibigyan siya ng kapangyarihan sa isang pangkat ng mga tao. Hindi ba ganyan din ang ginagawa natin ngayon? Halimbawa, kapag nag-turn over tayo ng bahay o unit ng kondo sa isang tao, binibigay natin sa kanya ang mga susi ng nasabing bahay o kaya naman ay kondo unit. Kapag binibigay sa isang tao ang pagmamay-ari sa isang kotse, sasakyan, di ba, binibigay sa kanya ang susi ng nasabing sasakyan. Well, kahit ang mga importanteng mga tao na pinarangalan sa isang bayan o lungsod, binibigyan sila ng punong bayan ng simbolikong susi sa bayan o lungsod na iyon. Kaya nga sa ginawa niyang ito, ang Panginoon, ginawa niyang tagapamahala ng simbahan ito si San Pedro. Kaya nga siya ang diyutoy ng kauna-unahang Santo Papa ng simbahang tinatag ni Jesus Kristo. Siya ang pinakauna sa hindi napuputol na listahan ng mga pinuno ng simbahang Katoliko. At ang pinakadulo ng listahan iyon sa ating kapanahunan ay si Pope Francis. Ano ba ang kahulugan ng kapangyarihan ng mga susi? Well, ano ba ang gamit ng susi? Para sa akin, napakalinaw. Ang mga susi ay pambukas ng anumang bagay na nakasara. Pambukas ng lock, halimbawa. Kapag nakasara at nakalock ang pinto, hindi makapapasok ang sinuman sa bahay. Mabubuksan lamang ito sa pamamagitan ng susi. Kain kayong nilatang corn beef, di ba? Ginagamitan ng susi para mabuksan ang lata. Hindi mapapakinabangan ang laman hanggat hindi ginagamit ang susi para buksan ito. Kaya binigyan ng susi si San Pedro at ang lahat ng makahalini niyang papa ng simbahan ay para mabuksan niya ang kaharian ng Diyos. Nang sa gayon, papasokin niya dito ang mga tao. Sa katunayan na, kung tinitingnan natin ang katekismo ng simbahan Katolika, makikita natin na ang pinakalayunin ng pagkakatatag ng simbahan ay para mabigyan ang mga tao ng access o
pakikibahagi sa buhay ng Diyos. Nais ng Diyos na bigyan ang mga tao ng pakikibahagi sa kanyang buhay. At upang mangyari ito, tinipon niya ang mga tao kay Jesus na kanyang anak. Ang pagtitipong ito ay ang simbahan na sa mundo ay ang simula at binhi ng kaharian ng Diyos. So, mapapansin ninyo, hindi madamot ang Diyos. Kaliwa sa pag-aakala ng marami, hindi marakot ang Diyos. Napaka-generous niya. Bukas ang kanyang palad. Hindi niya pinagdadamot ang kanyang mga biyaya. Hindi niya pinagdadamot ang kaligtasang kanyang dulot. Hanggat maaari na, gusto sana niyang maligtas ang lahat. Hanggat maaari na, gusto niyang mapabilang ang lahat ng mga tao sa mga pinaghaharian niya. At ang paghawak ng Papa ng mga susi ng kaharian ng langit ay kapangyarihan magkalag at magbukas. Ang sabi ng Panginoon, ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang pinagbabawal ng Papa sa lupa ay ang anumang magiging sagabal sa kaligtasan ng mga tao. At ang ipahihintulot niya sa lupa ay ang anumang makakatulong sa mga tao na mapabilang sa kaharian ng langit. Lampunin niyo, isang magandang paglalarawan dito ay ang kaso ni Pura Luca Vega. Kilala natin siya, siya yung drag queen na lumapastangan ng Diyos, lumapastangan sa Diyos sa kanyang mga performances. At aaminin ko sa inyo, kahit ako ay naiinis talaga sa kanya. Parami ng parami ang mga bayang tumuturing sa kanya bilang persona non grata. Ibig sabihin nito, ayaw nila kay Pura Luca. Okay? Hindi sa pinagbabawas sa puti, ayaw namin sa iyo. Gayun pa man, napansin pa ninyo, kahit nilapastangan pa ni Pura Luca ang Panginoon, hindi natin narinig na gumawa ang simbahan ng deklarasyon na si Pura Luca ay persona non grata sa simbahang Katolik. Oo! Naiinis tayo sa kanyang patuloy na paglapastangan sa Diyos. Pero tandaan niyo, hindi natin pinagsasarahan siya ng pintuan ng simbahan. Nananatili bukas ang pintuan ng simbahan at maaari siyang makapasok dito at mag-oras para hingin ang awa at ang kapatawaran ng Diyos. Kung persona non grata siya sa lumalaking listahan, lumahabang listahan ng mga bayan at
lungsod, well, hindi siya persona non grata sa kumpisalan. Patuloy siya inaanyayahang magbalik loob sa Diyos. Patuloy siya inaanyayahan na humingi ng tawad sa Panginoong kanyang nilapastangan. Sa katunayan na ganito ang attitude ng simbahan sa lahat ng mga makasalanan. Tayong lahat ay mga makasalanan. Ako ay makasalanan. At kailanman, tandaan ito, kailanman hindi natin dapat ituring na sagatal sa pagpasok sa simbahan ang pagiging makasalanan natin. Sa katunayan nga, ang pagiging makasalanan ang siya pangang dahilan kung bakit tayo dapat pumasok sa simbahan. Diba? Ang mga ospital ang maaaring ituring na pinakamalinis na lugar sa mundo. Bakit? Kasi maya-maya ang disinfection para maiwasan ang pagkalat doon ng virus. Noong nasa ICU ang aking namatay na kapatid, ay naganapansin ko yun. Kasi nagbabantay din ako sa kanya paggabi. At napansin ko, maya-maya ang paglilinis sa mga ospital. Napakalinis para hindi kumalat ang virus. Pero pansinin ko, ang sakit o karamdaman ng tao ay hindi tinuturing na dahilan para iwasan niya ang ospital. Nakakita na ba kayong ospital na nasabi, oy, ang may sakit, persona ng grata sa ospital na ito. Meron bang gano'n? Wala. Diba? Sa katunayan, ang karamdaman na ang dahilan kung bakit dapat magpunta sa ospital ang isang tao. Kailangan niyang pumunta sa ospital para magamot ang kanyang sakit. At ganyan din sa simbahan. Ang simbahan ang pinakabanal na lugar sa balat ng lupa. Dahil ito ang bahay ng Diyos. At ang pagiging makasalanan natin ay hindi natin dapat ituwing na dahilan para lumayo sa simbahan. On the other hand, ang pagiging makasalanan natin ang siyang dapat maging dahilan ng paglapit natin sa simbahan. Mas makasalanan ako, mas lalo kong dapat pasukin ang simbahan. Ang simbahan ay ospital ng mga makasalanan. Ang simbahan ay ang sakramento ng kaligtasan. Kaya sa simbahan dapat lumapit ang sinumang na mangailangang maligtas. Sa simbahan tayo, makakatagpo ng awa ng Diyos. Dito natin matatanggap ang pakikibahagi sa buhay ng Diyos. At si Jesus na rin mismo ang nagsabi, hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. No one who comes to me will I ever reject. Marami ang nailis
iskandalo sa pagiging malapit ni Pope Francis sa mga tinuturing ng marami na hindi karapat-dapat na tao. Hindi nila maintindihan kung bakit lumalapit si Pope Francis sa mga tinuturing na makasalanan. Hindi rin natin ito maiintindihan hanggang hindi natin nakikita na ito rin ang ginawa ni Jesus. Lumapit si Jesus sa makasalanan. Nakihalubiyong siya sa kanila. Hindi para aprubahan ang makasalanan nilang pamumuhay. Hindi. Kundi ginawa niya ito para kaibiganin ang mga makasalanan at anyayahang lumapit at magbalik loob sila sa Diyos. Ganito ang Panginoon. Nag-uumapaw ang kanyang awa. Lagi siyang handang magpatawad. Ang tanging kasalanan hindi mapapatawad ng Diyos ay ang kasalanan hindi pinagsisisihan. Kung may mga tao man sa impyerno, ito ay hindi dahil pinagsarhan sila ng pinto ng langit. Nananatiling bukas ang pintuan iyon, pero ayaw nilang pumasok. Ayaw nilang magpakumbaba na aminin na sila'y nagkasala. Ayaw nilang humingi ng awa mula sa Diyos. At ito, at ang awang ito ay handang ibigay ng Diyos. Hingin lang nila ito sa Kanya. Kailanman, huwag natin mamaliitin ang awa ng Panginoon. Sabi nga ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di maarok ang kayamanan, karuman at kaalaman ng Diyos. Hindi siya marami. At ang simbahan ay kanyang tinatag para maipamulot ang kayamanan ito ng kanyang kaharian. Humingi ka lang at ikaw ay pagbibigyan. Humanap ka lang at ikaw ay makakatanggap. Humanap ka lang at ikaw ay pagbubuksan. Walang persona non grata sa simbahan. Walang persona non grata sa kaharian ng Diyos. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida.